Ay, good day. Ayan, dito tayo sa Facebook ko. Pakikita ko lang sa inyo yung kung paano ako nagmamine ng Bitcoin. Bakit ko kailangan magmine ng Bitcoin? Kasi merong Bitcoin halving na mangyayari ngayong May 11 to 12. Ang Bitcoin ay babaksak na almost half price. But after nitong bumaksak na almost half price, mga 30 to 60 days, bigla rin itong tataas from the present price ng $9,000 magiging $20,000 to $100,000 hanggang sa end of the year. December 2020 to 2021, tataas it, magi-increase to ng 100,000. Pero itong December 2020, aabot lang ito siguro na mga hanggang 20,000. And then sa December 2021, aabot ito ng $100,000. Nandito tayo ngayon sa aking Facebook account na yung PJ Awiwi. Meron ditong cloud mining Bitcoin na RAS BTC. Bali, nakita ko to dun sa group page nung Bitcoin group na earnings group. And then, nag-register ako dito. Pagka-register ko, makikita natin dito na kahit na naka-offline yung aking website ng RAS BTC, nagma-mine siya. Nagkukusa siya mag-mine. Yan. Kung mapapansin natin, yung aking BTC is umaabot ng 0.00003696776. Meron akong initial na BTC na nasa account ngayon na 0.0003. Pero kailangan ko magkaroon ng 0.0005 BTC bago ko to ma-withdraw sa aking coin.ph. Bakit kinakailangan kong mag-mine ng BTC? Kasi gusto kong magkaroon ng laman yung coin.ph ko para pag nagkaroon ako ng pera doon sa coin.ph, yun ang gagamitin kong pan-trade ng Bitcoin. Ang 0.0005 BTC ay equivalent to 200 pesos. Imagine natin kung meron kang 200 pesos na hindi galing sa sarili mong bulsa o hindi galing sa sarili mong pinagpaguran at kinuha mo lang dito sa mining ng RAS BTC mining na kahit na naka-offline ka, eh magkakaroon ka ng 200 pesos sa coin.ph mo. Napaka-swerte na natin, di ba? Kasi kumbaga sa reality, hindi naman tayo naglabas ng kahit 5 duling. Pero magkakaroon tayo ng 200 pesos pag natapos mag-mine itong aking tinatawag na Bitcoin mining. Kagabi ko lang to sinimulan around 12 o'clock in the midnight. And then kung mapapansin natin, ilang zero na lang yung aking iintayin. Kailangan ko na lang maghintay ng 2 zero. Siguro to bago mag-dinner time, na-reach ko na yung 0005. Or sabihin natin na kung hindi ko man siya ma-reach kaagad, sabihin natin hanggang bukas, pwede ko siya ma-reach. So pagdating bukas, within 36 hours lang, magkakaroon na ng laman yung aking coin.ph. Pag nagkaroon na ng laman yung aking coin.ph, pwede na akong magsimula mag-trade ng Bitcoin sa coin.ph. Since marunong na rin naman din ako magbasa ng chart ng trading, pwede ko na siyang pag-ingatan na mapalago ko yung initial na investment ko sa coin.ph na 200 pesos na galing dito sa RAS BTC na mining. Oh, kita nyo kung paano ko kikita ng pera na hindi ko naman pinagpaguran. Ang ginawa ko ring method is, nag-apply ako ng coin.ph. Meron akong coin.ph account na naka-upload na dito sa aking
sa aking mobile. Nung araw, ang gamit kong coin.ph email address ko is yung regular ko na ginagamit na email address ko pang personal use ko. Pero ngayon, nag-decide ako magkaroon ng sarili kong email address para lang sa mga forex trading at saka sa mga ibang klase ng trading account ko. Para lahat ng email ng trading is nasa isang email address ko lang. And then, last night, meron silang notice na ang coin.ph is under the maintenance. Kaya, siguro, for the meantime, hindi siguro ko makapag-login dito ngayon sa coin.ph kasi under maintenance yung kanilang system for more improvement daw. So, later, kapag kanibawang nag-work na yung coin.ph, tignan natin yung pinakalaman ng aking coin.ph kung pumasok ba yung pera na nakuha ko dito sa aking pagmamining sa RAS BTC mining. Kung gusto nyong magkaroon din ng sarili nyong mining, punta kayo dito sa aking Facebook account. Dito sa aking Facebook account, in-upload ko tong Earn BTC Instantly, click link below. Go Bitcoin goes up to, sabi ko kasi dito, go Bitcoin goes up to $20,000 to $100,000 until December 2021. Yan, kasi nagkakaroon sila ng ano ngayon, na ang pera ng buong mundo, yung mga paper money natin, mawawala na ng value. Magkakaroon lang ng value yung mga gold, mga Bitcoin, mga crypto, yung mga Ethereum. Yan na yung mga future uses ng ating pera. Kasi alam mo na, nasa millennial ano na tayo ngayon. Millennial time na tayo ngayon. Kaya kumbaga sa ano, yung mga in the future, prediction ng mga around 2140 years, hindi nagagamit ng paper money. Puro electronic money na ang gagamitin. So, for the meantime, yun lang muna. Later, idadagdag ko dito yung aking result ng pag-transfer ng coin.ph. Pero ngayon, hindi ko pa siya magawa kasi nagmamine pa rin yung aking BTC mining, and then pangalawa, naka-down yung system ng coin.ph. Okay, so dun sa mga naghahanap ng mga extra income, this is the right way to use to do it so that you can have your own income aside from your regular income from your work. Yan, okay, sige, thank you.